Never na talaga ako nasinagan ng araw. Never ako nakapag-exercise. Lagi lang akong nakaupo. Factors are hindi ka natutulog. Pag-check ng laboratory test ko, nanokay yung mga doktor. Ay! May dengue emerald dinextrosa na akis. Kaso may napansin sila. Hello guys! Story time kung paano Akira nagkaroon ng CKD at type 2 diabetes. Akira. Yung mga pinapanood ko to, mga content nito, mga virtual assistant, tsaka mga BPO stories. Nakakatawa mga content nito ni Mami. FYI, since 2016, vegetarian, vegan kami ng asawa ko. Kaya kami naging vegetarian, vegan kasi nag-pre-eclampsia ako dun sa baby namin. Okay, so yung pre-eclampsia, nangyayari po yan kapag biglang tumataas yung BP ng mga pregnant na women. Kapag nagkakaroon ng abnormality sa pag-implant ni baby or nung fetus dun sa uterus. So, pumapangit yung BP ni mami, medyo tumataas. So, medyo delikado yung pagbubuntis nila. So, yung mga pregnant nating mga misis, mahalaga na talagang dapat kumpleto yung alaga sa kanila. Kasi totoo po na yung isang paan nila ay nasa hukay. Sa mga expectant mothers po, no, huwag po kayong mag-alala kasi manageable naman to. Basta magpa-consult lagi regularly sa OB nyo. Ayun na, dinala na Akira ng asawa ko sa ospital. Dinala niya ako sa Child's Home dito sa may Kapasigan dito sa Pasig City. Pag-check ng laboratory test ko, sobrang baba ng blood platelets ko. So, naloka yung mga doktor. Ay! May dengue emerald. Dengue, sabi ko na. Basta mababa ang BP, tapos mababa rin yung platelet, tapos nahimatay. Most likely dengue. Medyo uso po ang dengue, ha? Kaso may napansin sila. Kasi tinest nila yung sugar ko. Yung sugar ko, 300. Tapos yung creatinine ko, 152 ata nung time na yun. Mataas. So, ang ending, sabi ng doktor, hindi pa siya papauwiin pa ganyan. Mag-extend pa daw akis ng oras dun sa ospital. Pero ayoko yun na. Maraming ipis kasi dun sa child. So, grabe naman hospital yun. Ba't may mga ipis doon? Based sa story ni ma'am, no, mataas daw yung blood sugar niya doon sa hospital. So kapag ganyan, isipin agad natin, baka diabetic. Madalasan yan, merong family history. O kaya naman, medyo overweight yung timbang nila. Pwede rin, baka naman merong PCOS. O kaya naman, nagbubuntis, tapos biglang tumaas yung sugar. Parang pre-eclampsia. Nagbubuntis, tumataas yung BP. Yung ibang babae, nagbubuntis, biglang tumataas yung sugar. Gestational diabetes yung tawag doon. Nung una, sinasabi ng doktor, baka daw kasi yung mga vegan food na kinakain ko, syempre hindi naman porket vegan, ibig sabihin lahat healthy, syempre baka mataas yung content ng sugar emerald. Madalasan yung mga initial na nararamdaman ng mga pasyenteng diabetic or doon sa mga hindi pa diagnosed talaga, ang kadalasan nilang nararamdaman, ihi ng ihi kasi nilalabas nila yung sobrang sugar sa katawan eh. Ganyan nagpa-function yung katawan nila. Yung iba naman, inom ng tubig. Ganun din, nag-a-adapt din yung katawan sa medyo pangit na balanse ng sugar. Ang nararamdaman ng pasyente na pangit yung sugar nila, medyo mataas or sobrang baba, inom sila ngayon ng inom ng tubig para balance kahit papaano. Also, hindi lahat ng overweight is merong diabetic. Yung ibang diabetic, payat sila. Ba't nangyayari yun? Sobrang taas ng sugar nila sa katawan, pero yung katawan nila, hindi na re-recognize yung sugar na yun. So, nangyayari, nagre-rely yung katawan nila sa stored fat or sa stored muscle para kumuha ng energy. So, at the moment, nasa stage 3 ako and nagtatake ako ng medicine ngayon. Stage 3? Yung CKD na ma'am, mataas nga pala yung creatinine niya. Nagtitake din ako ng medicines sa sugar. Madalas na sanhi po ng CKD is yung diabetes. Ang CKD po kasi ang nangyayari dyan, progressive or tuloy-tuloy na pagkasira ng bato natin dahil sa iba't ibang causes. Pwedeng diabetes, pwedeng hypertension, pwede rin naman yung mga namamanang sakit, yung mga glomerulonephritis, mga medyo malawak na pong topic yan. So yung bato natin, maliit lang yan, 2 piraso andito sa likod. Pero pag yan ay nasira, sobrang laki pong pagbabago ang mararamdaman ng katawan natin. Sobrang manghihina po tayo. Ang dami po kasing function niyan. Sumasala ng dugo, tumutulong sa pag-form ng mga vitamins, tumutulong sa pag-form ng dugo natin, nagbabalanse ng mga electrolytes. So kapag nasira yung bato na yan, maraming function yung mawawala sa katawan, babagsak yung katawan natin. 16 pa lang ako, nag-work ako sa timeshare ng call center. Never na talaga ako nasinagan ng araw. Never ako nakapag-exercise. Lagi lang akong nakaupo. Lagi na lang take out yung pinakain ko. Halimbawa, order kami. So, never talaga ako nagkakaroon ng opportunity na makapagluto. Factors are, hindi ka natutulog. Syempre ako, ang tagal ko ng puyat, diba? Kaya na-develop yung sakit lalo. Tapos yun nga yung high blood pressure. Syempre, wala kang tulog kaano. Okay, so lahat po, no, ng mga nabanggit ni ma'am, lahat po yan yung mga tinatawag nating lifestyle factors na pwede mag-cause or risk factor para magkaroon ka ng diabetes. Pangit na diet, hindi masyadong magandang diet, walang time, walang panahon para mag-exercise, yung tinatawag nating sedentary
everyday lifestyle, laging nanonood ng TV, laging nakaupo. Tapos yun nga, puyat din sila, so medyo mataas din yung stress level sa katawan. Lahat po na nabanggit ni Ma'am, tama po siya. Risk factors po yan for the development of diabetes. At kapag nagkaroon ka ng diabetes, hindi po yan agad magpaparamdam sa inyo. Wala yung sintomas, so sa umpisa, magugulat ka na lang po, nagkakaroon na pala ng damage yung kidney mo. Dahan-dahan na apektuhan na yung kidney, nagkakaroon na ng chronic kidney disease. Ang pagkakaroon naman po ng CKD, hindi naman po yan parang end of your life na. Okay, pwede pa naman po yan mapabagal. Okay, pwede po maiwasan yung mga komplikasyon. Basta magpupunta po agad sa doktor na bibigyan agad ng tamang gamot. Kapag may naramdaman ng pamamanas, may naramdaman ng pagkahilo, nahirapan na huminga, nahirapan na makatulog. Itong kay ma'am, stage 3, maagapan pa natin yung mga komplikasyon niyan. Dok, paano makaiwas? Again, panatili nating healthy yung ating kidneys. Di lang healthy yung itsura, di lang healthy yung skincare, dapat pati yung kidneys. Dapat magkaroon ng regular exercise, piliin ang mabuti yung mga kinakain. Kung naninigarilyo, tigilan na. Kung uminom ng alak na sobrang lakas, tigilan na. Kung meron po kayong mga maintenance sa inyong diabetes, sa high blood, iinumin po lagi. Huwag kakalimutan, lagi magpakonsulta sa doktor para nalalaman natin yung mga laboratory results natin. Dok, yung diabetes, paano makaiwas? Again, lagi ko naman po inuulit, dapat meron kang regular exercise, bawasan yung mga masyadong matatamis na pagkain, maging healthy yung inyong weight, bawasan yung kung overweight ka, gawin nyo pong normal, tanggalin ng sigarilyo, alak, at lagi magpa-check sa doktor. Kung meron kayong tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages. Kay madam, salamat po sa pag-share ng story nyo. Sana po maging maayos na po yung inyong sugar and creatinine.